Good morning! Good morning, Choy! Tulog pa yata. So yan, good morning po mga sulo. Good morning, maayong buntag sa tanan, tibuo kalibutan. Kumusta ang kamong tanan niya? Time check po tayo. Alas 5:14 ng umaga. Yan, ako'y maagang... Ako pa ang nakauna dito sa Diverson Road. Wala pa nagja-jogging. Sige. At ako'y may ano ngayon. Mayroong ganap. May ganaping activity. Si Ibay, kaswelo nyo. So, unahin ko muna yung mga alagang hayop, mga kaswelo. Yan naman talagang routine ko sa umaga. Si ano muna yung pastol mo yung mga alaga. At ngayong umaga mga suelo, ang ating video ngayon, ating content ay mamimigay po ako ng gulay dun sa mga nanay na mayroong anak na kulang sa timbang o tinatawag na malnourished. So, meron kaming cases dito sa barangay namin na 14 ka bata na kulang sa timbang. So, nagtanong ako dun sa aking kasamahan sa Committee of Health ba. So, kami ang combine yan. Siya ang ano sa mga nutrisyon. Yun nga, combine kami. So, nagtanong ako sa kanya kung ilan. So, meron daw 14 ka bata. So yan, meron na tayong tanim mga suelo na gulay at siyempre na medyo nakarami naman ako dyan sa gulay na tanim natin. Mamigay ako ng gulay sa mga nanay na may anak na wala sa timbang. So magpapatulong ako sa aking kasamahan na si Sir Genesis Lora, ang Committee of Health. Sama ko sa kagawad. So, nag-ano kami. Siya ang bahala mag-inform doon sa mga nanay. Hindi ko alam kung doon lang kami mamigay sa barangay hall or ibahay-bahay namin. Meron tayong tanim dito na okra at meron kapiranggot na sitaw at pitsay. So, yun ang aking iripak-ripak. So, wala naman tayo kasi iba pang gulay na tanim. Pero nagtanim ako kahapon pala ng upo na 10 puno muna. Ay 10 seeds. Yan, katulad dati 10 din 'yun pero umarbis ako ng ano yata, 50 kilos yata yung aking harvest noon. O sobra pa noon. So, sa ngayon yan lang muna yung aking ma-share sa kanila. Kahit pa paano, nakatulong man na may mailuto sila sa bahay nila at may pakain sa kanilang mga chikiting. So, meron tayong pitsay at okra at sita na balot-balot mamaya dun sa 14 kananay na may anak na kulang sa timbang. So, mag-share tayo ngayon mga kasilo. Ngayong umaga. Panuhin ko muna yung mga kalabaw. Saka medyo madilim-dilim pa. Hindi ko makita gaano yung ura. Baka may makaligtaan ako. Sige. Kung na ilang kilo yung maharvest ko ngayong okra, yun ang ating ibigay. Tapos yung pitsay ko dyan na natira, kukunin ko na lahat kasi para malinisan ko na. Matatam lang ko ulit yung pagitan ng patula mga suelo. Ano? Nag-swimming siya oh. Ipata. Mamaya na ako kunti harvest. Igaya ko muna yung mga kalabaw at baka. Tapos punta ako sa mga kambing. Do, check muna natin. Okay.
karon na pailona na nato ato mga buhion, toray tapusay dito ta sa mga kanding. So mintas papadong ta sa ato mga kanding, agi ta diri sa akong gamayang basakan na abi dyan na huwag wala yun ni paglaom. Wala na ako na hinluan ang gilimpiyuhan ng simento at tumiaging mga buwan kay abin huwag tabla na hapit na kaninay na huwag nito guwaya o kabaw kay uga kaayon niya na kuha na ka ng singan ani ka ng yelo na ba. So kay wa mangyo gitugot sa Ginoo nga madaot lang ni atong gitanom na humay giuwan pagkauwan naka-recover siya. So ako na yung gilimpyuhan ang pilapil or ang kuan kanang simento ba na okay. So dili pa ko kaabono kay napay mga uwan basing mabanlas lang ang abono ba. Di makalugaw-lugaw na lang puhon-puhon. Taga grasya. Abi na akong tablado na kuan ni or logi na ba. Naka-recover man di ay kay nakahigop man og tubig. So maura to. Muadto sa ako dito sa mga kanding. Yan ata sa atong mga kanding. Nagdala akong bibiron. Ana ako'y patutuyon diri ah. Katong triplets ba. So na may usa ka kanding na lupig o binugnuay na dili kayo katutoy. O yato katutuyon. Baka pa na to. Ay salin-salin rin tao niya matutoy. Ay tulo sila matutoy. Oh, good morning. So nandito na po tayo sa Kambingan. Mag Tagalog na lang ta kay meron akong mga subscribers sa YouTube channel natin na hindi natin or hindi nila pala maintindihan yung Bisaya. So magbibisaya na lang tayo. Ah, magbibisaya, magtagalog. Tara. Ay, ito yung aking padidihin. Ano? Ayan, mayroong isa dyan na lugi. Kaya yan ang ating babakapan na padidi. Good morning. So, dahil po mga sulo, nandito po ako sa Kambingan ngayon muna. Dahil meron akong treatment dito sa aking triplets. Ayan, no? Kasi nakita ko talaga kahapon hindi na siya makakadidi. Dahil naubos dun sa dalawa. So kung makadidi man siya, dalawang kutsara o isang syrup lang ang kanyang ano, kunting-kunti lang. Ayaw lagi. Namamaak sila. So kunting-kunti lang ang kanyang madidi mga sulo. So nakitaan ko na medyo nanghina na siya. Buti nga na agapan ko kagad kasi kahapon hindi na siya makatayo kasi nga busy ako kahapon maghapon. So hapon na tayo nakapunta dito kasi siya parang na nadidehydrate na hindi na nakadidi. Ngayon pinadidi ko kaagad ng dibote ay gatas na bear brand lang. So yun kahapon nakadidi siya, pagkatapos bigla naka-recover siya, tumayo siya. So yun, pagpatuloy ko to mga sulo, sana ma ano ko. So dito na lang siya sa ano, sa Kambingan, hindi ko na lang iuwi sa bahay. Magadalhan ko na lang siya ng ano, ng gatas dito pagpapadidihin. Hindi naman siya inaaway sa kanya nanay, kaso nga hindi nga siya makadidi. Parang ganun na lang yung aking gagawin. Dalhan ko na lang siya ng debote dito. Pang back up. Kaya yung team mo. Lakas ng dumidi o. Kapo, nakala ko pa maano na siya. Madali na siya. Naluha-luha na naman si CJ kapo. Gawa nang hindi na siya makatayo. Sobrang hina na. Ay! Ngayon, nakita ko, ano na siya. Medyo naka-recover siya. Yan na lang ating gagawin. Okay? Diba? Oh, puno ito. Pero ngayon, oh. So, yan na lang aking
gagawin sa aking triplets. Lugi kasi ito eh. Tingnan nyo. O diba, nakakaano na siya. Dati talaga, hindi na siya makatayo. Nakahiga na lang siya. Tsaka yung mata niya, gano'n na. Ngayon, nakaano na siya. Oh. Sana ma-recover natin ito. Busog na daw siya. Meron pa siyang tira, yun o. Babalik ako mamaya, paubos ko sa kanya to. Tapos nilagay na natin dito sa kanya nanay. Ayan o. Ayan o. Yan mga swilo, hindi siya makakadidi. Dahil naagawan sa dalawa. Ayan, yung dalawa na yun o, malakas dumidi. Hindi talaga pwedeng ano, tatlo ang dididi sa nanay. Backupan ko na lang. Nakadidi siya pero konti na lang. Backupan ko ng dibote or berberan. Yeah. Tara. Punta tayo dun sa ating pinaka-target ngayon. Makapagpitas ng mga gulay natin. Na-late tayo ng bagya or na-stranded tayo dun dahil na kasalubong na naman natin si Order. Kwentuhan na naman, nagmamaritis na naman kaming dalawa. Ano din siya sa kanyang mga kalabaw. Ngayon, mag-harvest na ako. Mag-change outfit muna. Tapos mag-harvest na. Para maya-maya ipamigay natin sa mga nanay dyan sa amin na may anak na pula sa timbang ba. Share tayo. Ay, sus. Tara, mag-harvest sa tagutan. Para atong ipanghatan sa sa unahong kong sa pag-harvest ukra tapos batong tapos pitsay diretso. Tara, let's go. Pit ating mga okra o. Tara, para mahumantag sa iyo.
Kaya po mga sila, nakapag-harvest na tayo ng gulay. Meron tayong napitas na kaperangkot na sitaw at okra at pitsay. Yan sila. Yan. Yan ang ating pamigay. Ilagay na natin sa lagayan para iuwi na sa bahay. Para maigayak-ayak ni Mrs. Siguro ang gagawin ko, isupot-supot na lang sila. Lagyan na sitaw, okra at pitsay. Yan. 14 lang naman sila. So itong ating na-harvest ngayon lahat, ating paghati-hatiin para sa kanila. Tara, ano muna natin to. Ripak. Iyan o, nakagayak na po ang ating pamigay ngayon sa mga nanay na merong anak na wala sa timbang. Shout out po sa inyo mga nanay, ito na po yung inyong gulay on the way na. So akin i-deliver ko na ito mga swelo. Uwi tayo sa bahay, tara. Yan, dito tayo sa bahay mga swelo. At pinagtulungan nila ni mother ko. Pakasimay-simayin, tupok-tumpok nila 14 peraso ha. Na pitsay, tas itaw. Ginagawa ni Mrs. Ano na niya, imahin na niya. Tapos, balot-balot ng 14 peraso. Yan ang ating pamigay. Mag-almusal muna ako. Mag-almusal. Tuyo. Tuyo. Uy, ginamus. Buwad. Suman. Pwede na yan. So ito na mga ka-ready na mga silo. Nakagayak na pero sobra ito. Sobra ito ng tatlo kasi ibigyan din natin yung naka-duty doon na kung sinong BSW. Okay. Sobra ng tatlo. Ayan po mga silo, deliver na natin sa barangay hall ng ating pamigay na gulay. Mas madala din ako ng mayroon ako mga asikasuhin din doon sa barangay hall. Pagkatapos natin mamigay, mayroon tayong asikasuhin para ito sa ating mga kasamahan dyan ng mga farmers sa livelihood. Tara, punta tayo sa barangay hall. Okay, nandito na tayo sa barangay hall mga sulo. Ayan ang aking kasamahan si Genesis at dito tayo sa barangay Bone Health Center. At ayan si Genesis at saka si Yajunings, ang president ng barangay health worker. At sinabi ko na sa kanya para ito sa mga nanay na mayroong anak na kulang sa timbang. At sila naman po ang may alam sa mga nanay, may mga record sila. At si Sir Jenny naman, yung kasama ko sa kagawad, ay yung tagasundo sa mga nanay para dalhin dito sa barangay hall. At ang barangay nutrition scholar naman po namin, siya po ang tagalista sa mga nanay, sa mga pangalan nila para dun sa mga namigyan na. At ito po ang mga naganap at nag-umpisa na po tayong namigay. At ito na po yung ibang nanay, yung iba hindi pa sila dumating. At ulahin na po natin, bigyan yung mga nandito na. Tara, mamigyan na tayo mga swelo.
Tayo. Yung ulam namin ano? Baboy, nilagang baboy na may gulay na tanim natin. Sausaw sa ginamos. CJ, nandiyan na yung aking estudyante. So, kakagaling lang namin dun sa ano. May sinamahan akong taga DPWH, nagsukat dun sa kalsada ang gagawin na konkreto. Next year, so ako ang na-assign na nakasama nila. Ako ang nag-guide. Yan. Yan po tayo mga kasuelo. Kain daw tayo. Kain tayo, pinamalian. So na-distribute yung lahat yung mga gulay. So si Mrs. na lang nagpatuloy, nag-vlog doon dahil umalis ako. Nag-sumama ko yung, sinamahan ko yung mga nagsukat sa kalsada. Ang ginamos. Kain muna tayo.